Yon, magandang gabi sa ating mga ka-MUG, sa ating mga kabatas at syempre sa ating mga ka-UB. At welcome sa panibago nating video reaction. Ayun na nga guys, meron na namang isang netizen ang nagalit, no? Naglabas ng kanyang galit dito sa YouTube, sa social media dahil sa pag didemanda nga ng cyber libel nitong si Rapi Tulfo, no? Dahil sinungaling daw. Dahil sinabi nga niya na huwag maging balat sibuyas kapag ikaw ay isang public servant, no? Pag ikaw ay isang alipin ng publiko. Ngayon, ang si Kuya, ang pangalan ng kanyang channel is Jake C. Pang labintatlo pa lang po ako na subscriber niya. Baka naman, i-subscribes na po natin si Kuya. So dito nga po minura niya, no? Minura niya dito si sa salitang Ilocano. And yun nga, sinabihan niyang sobrang sinungaling. Itong si, ang title nga niya rito is Rafi Monyo, sabi niya wag daw balat sibuyas o kinam libel pa more. Meron akong napanood kay Chupaing Tulpo eh. Yapang talaga. Supalpal siya sa isang kernel. Supalpal, tapos sabi niya wag daw maging balat sibuyas. Pwede raw siya i-criticize, hindi raw siya magagalit. O kinam ka. Panay ang libel mo nga. Ayun na nga, no? Yung minura niya si Rapi Tulfo. Pero naintindihan niya ni Rapi Tulfo kasi Ilocano rin siya. And Bisaya rin siya. So naintindihan niya yun. Ano po, kaya lang kuya, baka maoblo ka. No? Eh alam mo naman, ikaw alam na alam mo ang galawan ng mga Tulfonatics, mga Ampalaya at ni Rapi Tulfo mismo. Ano po? Anyway, siguro naman po ginawa niyo yan because naisip ninyo na may mali talaga. Ano po? So nakakatuwa, no guys, na marami na talaga mga kababayan natin like si Kuya Rider, ano, na namumulat at naglalakas loob na ilabas ang kanilang saloobin, yung kanilang galit sa ginagawa ni Rapi Tulfo. O, tuloy po natin. Ay, sa mga small vlogger eh, sira ulo ka. Liar ka talaga. Number one liar ka. Grabe. Tita eh, ikaw ba yan? Lalaki version? Grabe ka. Pwede i-criticize tapos panay ang libel. I-upload ko, panoorin nyo. Sira ulo talaga. Sinungaling, number one sinungaling. Apat ang senomar. Dalawa lang daw yung anak niya. Tapos eh, ang daming babae, dalawa yung anak niya. Tapos yung original, hindi pa binanggit. Oh, di ba? Subaybay na subaybay ni Kuya yung ating mga vlogs, no? Lalo na siguro yung vlogs ni Attorney Libayan, no? Certified kabatas tong si Kuya. Ano? Pero Kuya, paalala lang, ingat-ingat, no? Habang nagbe-vlog ka, eh baka mamaya malingat ka, no? Madisgrasya ka po. Kaya ingat-ingat po, no? Sa pagdadrive. Okay, tuloy. Grabe talaga. Sinungaling talagang, hinayupak talagang Chupaing na yan. Huwag maging balat sibuyas. Siya raw pwede i-criticize. Nung maraming nag-criticize sa kanya. Binanatan niya ng libel. Anak ka ng baka ka talaga. Issue, hindi tao. Well, kasabi lang naman ang totoo si Kuya. Diba? And galit siya kasi siyempre maraming nabudol, no? Dahil sa kasinungalingan niya. Diba? Kasi dito pa lang talagang red flag na siya, no? Sinasabi niya nga naman na wag balat sibuyas. Tapos siya naman tong sobrang balat sibuyas. Diba? Patuloy natin. Chupaing, kung issue mo maganda, walang mag-criticize sa'yo. Oo nga naman. Kung issue mo maayos, eh walang mag-criticize. Diba? Kung ikaw ay hindi pala absent sa Senado, no,
buong linggo yata absent ka sa Senado, yung mga kasama mo hearing ng hearing, ikaw nandiyan ka sa RTIA, eh wala nga namang magki-criticize sa'yo. Diba? Matuloy. Paka ka talaga. Huwag maging balat sibuyas, hinayupak ka talaga. Panoorin nyo, i-upload ko. Hmm. May evidence. May evidence si Kuya. Tuloy. Sira ulo talaga. Nakaka-high blood talagang... Nako. Ewan, nakikisulo ka eh. No, sir. You're a public servant. Huwag ka na ba magbalat si Buyas. Public servant ka, sir. And I'm entitled to my own opinion. And you can also say anything. Oh, di ba sabi niya, public servant ka, sir, at I am entitled to criticize you. Tapos, pag tayo nag-criticize, kaso. Di ba? Ay, nakakabwisit nga naman. Kaya nagagalit nun si Kuya. Kasi nga siya entitled, tayo hindi. Mura. Kaso. Aabutin. Matuloy. Against me. At tatangipin ko yan. Dahil yung entitled okay. Opinion. Nakisuyo ka. Para makausap yung tao, ngayon sasabihan mo kung nakisuyo ko para sabihin sa'yo, yung tao mo gumawa ng mali. Disiplinahin mo yung tao mo gumawa ng mali, sir. Mali yung tao mo, sir. Sinungaling talagang, hinayupak talagang tsupaing na yan. Huwag maging balat si Buyas. Siya raw pwede i-criticize. Oo. Oh. Nung criticize, nag-ano siya, medyo maraming nag-criticize sa kanya. Binanatan niya ng libel. Anak ka ng baka ka talaga. Issue, hindi tao. Grabe yung galit ni Kuya, no? Sabog na sabog siya doon, no? Sabog na sabog siya. Kasi nga, maling-mali nga naman talaga. Well... Diba? O, si Kuya, ano yan? Siguro hindi mayaman tong si Kuya. Siguro nasa, ano tanto, nabubuhay lang sa pag-riding, rider, no? And, siyempre, alam mo naman, sa ating mga kababayan, mga tulfonatics, ting problema, takbo kay tulfo. Ano nangyayari? Nagkakapahiyaan. At siguro, alam ni Kuya yung mga ganong style. Okay? So, dalawa po itong video ni Kuya. Kasi may iksi lang po yung mga content niya, no? Like ito, nasa 4 minutes lang po. So, yung isa naman, panoorin din natin. Ang title naman nitong isa, Chupaeng Tulfo, convicted criminal sa libel, kaya pala yabang-yabang mo sa Senado. Di ba? So, panoorin natin. Yenping Motor Tourist Night Market. Chupaeng Tulfo, panoorin mo ito. Convicted criminal, libel ka. Akala mo kung sino ka sa Senado? Grabe kang magyabang. So I think wala sa Pilipinas si Kuya, no? Kasi yung sulat nung sa kalsada, Chinese eh. Ano? Tuloy natin. Kaya panoorin mo ito, huwag kang magyayabang kasi convicted ka. Convicted na ang Senomar 4. Tapos, Kuya? Tinatanggi mo pa yung mga iba mong anak. Dalawa lang. Diba? O kaya niya tinawag na sinungaling nga naman talaga. 'Di ba? Apat ang Senomar. Alam niya. Oh. Eh magagalit ka ba dito, Rapi Tulfo? Eh nagsasabi lang ng totoo si Kuya. 'Di ba? Magdidemanda ka ba? Ididemanda mo ba si Kuya? Eh nagsasabi lang naman din ng totoo si Kuya. Wala bang karapatang i-criticize ka? Meron, 'di ba? Ikaw nagsabi, entitled. Ikaw nga entitled, i-criticize yung si Kernel eh. Tapos kami hindi. Oh,
tuyan din. Wala nga sinasabi mo, ano, karma ka rin. Dalawa lang yung anak mo. Parating din yung karma mo. Yabang-yabang mo kasi sa Senado. Kami na lang nakakahalata. Kaya sabi nga nila, sek. Paras eh. Tupaing tulpo. Panoorin mo ito, convicted criminal. Grabe yung gigil ni Kuya, no? Talaga may pinaguhugutan siya. Ramdam na ramdam yung gigil niya. Ano po? And, ayun. Ganun. Ano, yun nga, sabi ko nga nakakatawa kasi may mga tao talaga nagigising na sa katotohanan, no? At nagbukod na naglalakas loob pa na ilabas yung kanilang hinaing, yung kanilang saloobin, no? Against Rapitulfo nga po, ano? And, no, kaya tayo mga kababayan, huwag po tayo matakot and huwag na po tayo magpaloko. Ano po? And alam naman po natin na yung mga ganyang klase ng programa, like halimbawa po yung mga charity ko, no? Ano po, yung mga ganon, eh pinagkakakitaan lang po yung sitwasyon ng buhay ninyo. Di ba? Ba? Natuloy. The Supreme Court or SC affirms the libel conviction of evidence atuloy. Podcast journalist Rafi Tulfo and the publisher and editors of Abante Tonight over a column he wrote in 2003 accusing a businessman of seeking help from a government official over an alleged tax fraud investigation. The SC 3rd Division also more than doubled the damages Tulfo and the publisher and editors have to pay in connection with the case from 700,000 pesos to 1.71 million pesos. The businessman won the libel cases before the lower court and the court of appeals, but his claims of 5 million pesos in damages were denied. In the decision, the SC warns the press to strictly follow the code of ethics in its reporting and highlights the need for responsible journalism in the age of social media. Huwag ka muna mulan. Mukhang uulanin si Kuya. So yun, hanggang dito lang, no, mga ka-MUG, mga ka-Batas, mga ka-UB. At yun, natutuwa lang po kasi ako, kaya finiture ko to, and mabisi lang din po kasi ako. Kaya po hindi tayo nakapag-content. And ngayon, nagkaroon ako ng oras para mag-content. Hindi naman ako makapag-live. Kasi wala naman ako na-prepare. Pero siguro bukas, ang gagawin ko na lang is i-content ko din yung content ni, video ni Attorney Claire, yung pag-absent ni Rapitulfo, no, sa Senado. Na almost whole week yata siya nag-absent, no? And meron din tayong post doon na absent niya. Chinek natin yung schedules and andun siya sa schedule and then nung time na yun, wala siya dun sa Senado. Okay po. So, yun. Muli, isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyo, mga ka-MUG, at patuloy na pag-suporta ninyo sa aking channel. And yun po, maraming salamat po sa mga nagpaabot na ng kanilang tulong para po sa aking legal battle. Ano po? Aasahan nyo po na lahat po ng tulong na maibibigay ninyo, doon po lahat mapupunta. Ano po? Laban po nating lahat ito. Ano po? Patunayan natin na siguro nga po, no, siguro sariling laban ko to. Sariling laban ko. And siyempre pag naipanalo ko naman po to, and I'll make you proud and I'll make you tawag nito. And mapapatunayan ko, no, sa inyo na ako po ay walang kasalanan. Okay po. And ako na lang po ipapaliwanag kung ano po yung mga inilabas nilang issue sa akin. Okay? Pero yung warrant po, totoo po yun. Kaya lang, matagal na po yun. 9 years ago. And, dismiss po yung kaso. Okay po. Uli, isang magandang gabi at huwag natin kalilimutan na minsan lang po tayo mabubuhay sa mundo. Gamitin po natin sa tama at sa mabuti. Maraming salamat po.